welcome back to my YouTube channel. And hindi na guys ang itatawag ko sa inyo kundi Padli. So meaning ng Padli is friend. So yun ang trademark ko as a Igorota YouTuber or vlogger. And ang i-discuss natin ngayon is all about my sahod. So magkano nga ba ang sahod ko as a caregiver dito sa Israel? Ang sahod ko as a caregiver dito sa Israel is 4,400 nis or shekel. So ang palit ng 1 shekel is 14 pesos and 50 cents. So tinimes ko yun, ang kinalabasan is 63,800. So yun ang sahod ko in peso. Yung mga iba kasi na pasensya na sa mga kapwa kong vlogger dito sa Israel, and shout out din sa inyo mga kapwa kong vlogger or YouTuber. Kasi sila yung nung nagkwan sila, nagtotal sila, isa sinama nila pati mga food allowance nila, mga weekly allowance, then mga stay nila is para sa akin. Para sa akin, opinion ko lang to, hindi sana kasama yun sa salary. Ang tinatawag, ang dinidiscuss natin dito is yung salary. So kaya lumaki yung mga panila, yung mga sahod nila. And sa aming sa mga kapwa kong caregiver dito is hindi kami pari-parehas, yung hindi pari-parehas ang sahod namin. May 5,000, may 7,000, o so kaya totoo yung plug ng 100,000 ang sahod niya, kasi hindi siya lumalabas, ganun. Nag-stay siya, kaya yun. Pero yun nga, sabi ko na dapat hindi isama yung stay, kasi overtime yun, mga food allowance, mga ganun. So yun mga Padli, yun ang sahod ko, 63,800 sa peso. And hindi ako pinagyayabang tong sahod ko na to, kasi pinaghirapan ko to. And ang trabaho ko pala dito is live out yung trabaho ko, hindi live in. So yung mga ibang caregiver dito is live in yung trabaho nila, hindi sila hindi sila lumalabas 24 hours doon sila sa kanila. So deserve din nila na magkaroon ng sahod na ganun na malaki. Pero ang kwan natin dyan is malaki nga ang sahod mo, pero pagod ka naman, wala kang day off, wala kang, hindi ka nakakakuan yun. So ako, sa akin, kahit na maliit lang yung sahod ko, pero nag-enjoy ako. Ini-enjoy ko ang trabaho ko. Magandang pakikisama namin ng aking employer. Yun ang importante sa trabaho naming caregiver dito. Sa next topic naman tayo, sa yung totoong basic na sahod dito sa Israel talaga ng caregiver is 4,200. So i-times natin sa 14.50. So $60,900. Yun ang talagang minimum salary ng caregiver dito sa Israel. So yun, sinasabi ko na ang totoo. Hindi ko na sinama yung mga kwan dito, yung mga allowance, yung mga stay, kasi mga yun parang extra na yun. So yun po mga Padli, kasi
dinidiscuss ko rin to kasi yung mga nag-post ng malalaking sahod is parang malaki ang impact dun sa atin sa Pinas, yung nakaka-load na, waba, malaki pala ang sahod, sahod ng mga caregiver dito sa Israel. Ganun, umaabot ng 100,000, mga ganun. Or 90, or 80, mga ganun. So, pero deserve naman nila yun. Pero ang kwan dyan, ang masama dyan is ang hindi maganda dyan is yung nakakapanood ng mga malaking sahod dito sa Israel is yung halimbawa yung pamilya natin o yung mga friend natin na sabihin nila malaki pala ang sahod nyo dyan, pautang nga, ganun. Halimbawa yung nag-chat sa isang friend ko na siguro may napanood siya na nag-post ng sahod dito sa Israel is sabi niya, pautang nga, malaki pala ang sahod nyo dyan, ganun. So yun ang hindi maganda yung sa impact ng yung okay mga panli, so yun nga, malaki nga ang sahod namin dito, pero pag ginastos mo naman dito is wala rin. Siyempre magbabayad ka ng flat mo. Yung flat pala is yun yung tinitirhan mo. Siyempre kailangan din na kuha ka ng flat kasi kung lalabas ka, saan ka pupunta? Wala kang puntahan doon. So, malaki rin talaga. So, tapos budget mo, padala mo sa Pinas. So, yun. Sa kapwa ko palang mga vlogger is siyempre i-quarant ko rin yung side ng mga vlogger, yung opinion ko. Maganda yung ginawa nilang strategy na yun kasi kaming mga vlogger is naghahabol kami sa mga watch hour. So watch hour, then gusto naming mag-viral yung video namin. Kaya ang tawag dyan is clickbait. Yung parang maintriga ang viewers kung talagang totoo yung sahod na yun. So, pero ako, sa akin naman, is sinasabi ko lang yung totoong salary ng isang caregiver dito. So, yun mga padli. So, yun na, na-discuss ko na yung aking sahod dito as a caregiver and yung basic na salary dito sa Israel. Sana nagustuhan nyo tong aking video na to. And itong sinabi ko na to is opinion ko lang, para sa akin lang. Huwag kayong masasaktan, yung mga kapwa kong vlogger or YouTuber dito sa Israel. And yun, gawa tayo lang ng content para pagpulutan din ng aral na manunod. So, okay, don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell so that you will be updated to my next videos and next vlog. Sana itong video ko na to is na clear na yung mga issue na malaki talaga ang sahod dito sa Israel is, pero talagang hindi pare-parehas ang sahod namin dito. May talagang malaki yung sahod, you know. So, ang importante dyan is nag-enjoy ka sa trabaho mo, ayos ang pakikisama ng yung employer. Malaki nga ang sahod mo pero mahirap naman yung trabaho, so hindi ka nakakalabas, hindi ka makaka-refresh. Mahirap din ang trabaho namin dito as a caregiver. Sinasabi ko lang, mahirap. So, yun. And that's it. God bless.